Hi guys! Welcome to my channel again. Today, magluluto tayo ng fish steak. Meron ako ditong sea bass. Yan. Ang ganda-ganda ng laman niya. And meron din tayong green onions para sa ating sauce. And then, meron din tayong red onions. And then, meron din tayong chili pepper. And of course, meron tayong garlic, ginger, and the white parts of green onions. Ayan na. Ayan na po lahat yung ating ingredients. And ready to cook na. So, maglagay lang tayo ng mantika sa ating kawali. At ating igigisa muna yung ating sauce. So, painitin natin yan. At ilalagay na natin yung ating white parts of green onions. Unahin lang natin siya ng sandali. Ayan, gustong-gusto ko lang siyang paamuyin muna. Yung fragrance niya kasi, ang sarap amuyin. So, and then, lagay natin yung chili pepper. Ayan. Sunod-sunod na po natin yung ilalagay, pati yung sibuyas. And then, stir-fry natin sandali. Hindi na natin kailangan na i-caramelize yung ating onions. Kasi kailangan medyo ano yan, medyo crunchy pa yan pag inilagay natin topping sa isda. And also, yung red onion, siyempre, matamis naman po siya, hindi po siya maanghang. So, no need to caramelize. So, stir fry natin. Ayan. And then, ilalagay na po natin yung ating garlic. Ayan. Yung pong luya, yung po ilalagay ko sa mantika na pagpipritusan ng isda. So, yan. Lagyan natin ng salt and pepper para may lasa yung ating sibuyas at saka yung chili. Yan. Lagyan din natin ng 2 kutsara na soy sauce. Ayan. Lalagyan din po natin siya ng sesame oil. Pero optional lang po yun. Nilagyan ko siya ng water. 3 tablespoon. Ayan. Yung pong sesame oil, nagdadagdag din po siya ng appetizing aroma, pero kung wala po kayo, huwag na lang lagyan. Optional naman po. So, ayan, lagyan ko din po ng dark soy sauce para po sa pampaganda lang po ng kulay. At lalagyan ko po siya ng 1 kutsarita na cooking oil. Chili oil. And also, 1 kutsarita na brown sugar. So, yan po. And then, atin po siyang pakukuluin ng sandali para lang po maluto yung mga seasoning, magsama-sama sila. And then, ilalagay na po natin sa 1 lalagyan. Ayan, halo lang natin. Tikman lang natin. So, hindi natin kailangan lutuin ito ng matagal. Lagay na natin sa lalagyan. I-set aside lang po natin. Kaya, kuha lang tayo ng lalagyan. Ayan, lagay natin dito sa maliit na sauce bowl. Ang bango-bango. Pwede na po yan na, na yung minahulog. Yan na lang po ay ano. Pwede lang isabaw sa kanin. Para sa akin po, gusto ko pa siyang lagyan ng kalamansi o ng lemon, pero hindi po gusto ng aking mga kasama, kaya magpipigano lang po ako ng lemon doon sa akin na iuulam. Yung sa kanila, wala. So, 1 slice po yan. And nilagyan ko po ng kaunting harina para lang hindi po dumikit sa kawali, para sigurado.
Yan, nilagay ko na yung aking luya sa mantika. Pababanguhin lang natin yung mantika at aalisin natin yung luya. Yan. Isang piraso lang po yung isda ko. Malaki po yan. So, hahatiin lang namin yun sa tatlo at share-share kami. Ayan. Tanggalin na natin pagka, ano, kapag ano na siya. Medyo brown na yung ating luya. Ayan. So, amoy-amoy mo na yung luya. Eh, kaya ibig sabihin, mabango na yung ating mantika. And then, makakatulong din po yan na mabawasan yung fishy smell ng fish. Parang weird, ano. Fishy smell ng fish. Siyempre, fishy smell yun kasi fish nga eh, di ba? So, ganun. Anyway, dami ko sinabi. Yan. Ang laki po nung slice ng aking fish na yan. So, prito lang natin siya hanggang mag-golden brown yung both side. At pagkapag po golden na, ibig sabihin, ready to serve na. Ilalagay lang natin yung sauce at okay na. Yan, turn natin. So, mga ano po yan, mga 5 minutes yung bawat sides niya. And then, ating siguraduhin lang natin na may mantika yung mga sides. Kasi, ayoko siyang ilubog sa mantika. Kasi, parang masyadong maakse sa mantika, unang-una. And then, kasi hindi mo na magagamit yung pinagpiritusan niya. And then, ayoko siyang maging too oily. Ayan. Ang ganda na ng kulay. Hanguin na natin. Mausok na yung cellphone ko. Mausok na yung camera. Cellphone po ang ginagamit kong camera. So, yan. Scoop na natin. And then, ilagay yung toppings. And, pwede nang hanapin ang kanin. Ayan. Maraming salamat po sa lahat na nanonood ng aking video, and sana po andyan pa rin kayo sa mga susunod kang mga video. Thank you po and God bless us all. Please subscribe and give me thumbs up, and pakishare din lang po yung video ko sa inyong mga kapakapatid. Ayan, garnish ng spring onions. Hindi ko po siya nilagyan ng parsley. Yeah. Thank you for watching. See you again.